ay niluluto ko na yung corned beef na binili ko doon sa labas. Yan. Eh, syempre, ito po, Argentina corned beef po ang niluluto ko. Dito po kami kakain, kasama po namin yung dalawang student. Student po ito ng NUST. Yung isa po PT ni Mrs. Tapos yung isa po PT naman ni Annalyn. Kaya po ayun. Eh, sabi ni Mrs. magluto na ako. Nagugutom na sila. Ayun po. Magluluto na ako. Ayun po. Siyempre, dapat po muna. Sumunod po muna bago sumuway. Yun po, tandaan nyo. Sumunod muna kayo sa Mrs. nyo bago kayo sumuway. Ngayon po ay natin ako sa school. Inilipat ko po yung isang solar dito sa lugar na to. Ayan po yung mat park. Saktong-sakto po kasi sa lugar na yan. Para nga po hindi na po umana yung mga ilaw dito para hindi na gagamit ng kuryente. Solar na lang po ang ilalagay ko dito. Ayan po sa lugar po na yan. Para nga po makatipid. Mas maganda po rito kasi para kitang-kita po yung pangalan ng Mat Park. Kasi nga po, kung dito ko lalagay sa sulok, eh okay din po dito. Pero nakita ko po yung pangalan ng Mat Park para akong mas bagay dito. Yan. Kaya dyan ko po lalagay sa sulok na yan. Dyan po ako huhukay. Ay lilipat na po namin yung ilaw. Napakasa po namin. Yan po, inakit na po ni Kamon yung ilaw. Tapos po, tatanggalin namin tubo. Ito po kasi temporary lang to na kinabit namin nung last week nung may program ng Gandang Nanay. Temporary lang po yan. Para nga lang po magka-ilaw dito. Yan po. Ngayon po, lilipat na po namin sa lugar na dapat niyang paglagyan. Kasi nga po, alanganin po kasi dito, meron na pong mga ilaw dito, kaya po doon po kami naglagay sa likod. Ngayon po, ibabaks namin yung tubo na to. Ngayon po. Ayan po, ikakapit na ni kaya mo yung ilaw. Yan. Ayan po, nakakapit na po. Nakakatipid na po kami sa kuryente ngayon dito. Kasi nga po, hindi na gagana, hindi na papaanda rin yung mga ilaw dyan sa may building na yan. Pagkagabi, ito na lang po gagamitin yung solar light na po. Na po. Pero mas maganda po sana kung isa pa. Yan. Eh ngayon po, sisiksikin ko na lang para tumatag. Baka po kasi paglaro ng bata, mabuwal po at mabuwalan pa sila. Kaya po, sisiksikin ko po itong mabuti. Yan. Pero matatag na po. Pero kailangan po, siksik na siksik talaga para hindi sila, para hindi mabuwal. Ayan po, sinisiksik ko na. Para, para mabuwal. Baka po kasi akatin ng mga bata. Alamin naman yung mga bata, malilikot. Para hindi mabuwal. Yan. Yan. Pero mas maganda po sana kung mas mataas pa yung tubo.
Kaso nga lang, eh, yung tubo po ay medyo mababa. Siguro po yung tasang tubo na yan, eh, mga hanggang 9 feet lang po yan. Ganun lang po kataas yung tubo. Pero, okay na rin po. Doon po kasi sa isa na yun, masyado naman po malit yung tubo, aalog-alog po yung pinakasuksukan. Yan po kasi lapat na lapat yan. Pinagawa ko na yan. Kaya yun na lang po yung ginawa ko. Diyan ko na lang po nilagay. Itinayo ko na lang po ito dito. Ngayon po ito eh pwede rin lipat. Kasi po hindi naman po ito nakasimento. Nakahukay lang to. Pero kung ito eh si pipix ko talaga. Wewelding ako po ng bakal yan. Yung ilalim yan. At saka ako po si sementuhan. Ito po eh pwede po itong ilipat. Pwede po ilipat sa kung may mga kapalipat. Pwede po kung saan sila mas nagagandaan. Pero po para sa akin. Eh okay na po ito dito. Kasi nga po ayan, maliliwanagan po itong mat park, makikita po ayan. Nakapagtayo na po ulit ako ng dalawang poste. Ito po. Nagtayo po ako ng poste dito sa dulo. Para po merong ano, para hindi po gagalaw itong bakod. Ayun. Tapos nga po nagtayo po ulit ako ng isang poste ron para po ayan. Magtatayim din po ako sa pagitan niyan para po gumanda ang tingnan po dito sa aming eco park yan po. Tapos nga, ayan po. Naglagay po ako ng apat na gulong dito sa ilalim. May isa, dalawa, tatlo, apat. Lalagyan ko po ito ng lupa. Tapos dito po itatanim yung blue ternate. Yan. Papagapangin ko po dito sa grills na to. Yung baging ng blue ternate. Maganda po dito yun kasi nga po kulay blue yung bulaklak nila. Yun po ang herbal. Ang ginagawa pong sinasama po yun sa juice. At sinasama rin po sa salad para po ayun, marami po siyang nagagamot yun po. Ayun po yung gagawin ko dito. Ayan. Ayun po, ilalagyan ko po na maglalagyan ko na po ito ng lupa. Tapos po para maitanim ko na yung buto ng blue ternate. Ayan. Ayun po, nalagyan ko na ng lupa yung apat na gulong. Ngayon po ipipinuhin ko na lang ito. Pipinuhin ko na lang po tapos po itatanim ko na po yung buto ng blue ternate. Ayan. Hindi po ito maselan. Kahit anong lupa po, ito po ito tubo. Yan. Basta importante po, madurog lang para maganda po yung darin ugat. Ayan na po yung buto ng blue ternate. Nahimay ko na po. Ito dito po sila galing. Nahimay ko na po sila. Ngayon po itatanim ko na po dito sa mga gulong. Lalagyan ko po ng tiga-apat na buto bawat isang gulong. Para halimbawa kung meron mang dito tumubo, may natitira pang iba at may tutubo pa. Ayan po. Sana nga po ito tumubo. Para siyempre may magamit ako dito. Para ano ba, may bumisita mo sa school at naghahanap ng ganitong klaseng bulaklak, mayroon ako mabibigay. Ayan po. Ito po, maliliit lang po yung buto nila. Parang buto lang po. Kulay itim po ito. Parang buto po lang po ito ng ano. Parang buto lang po ito ng yun niya, parang ipil na maliit. Pero ipil po kasi kulay brown. Parang garapata po itsura nito. Ayan. Parang garapata po yung buto ng blue ternate. Yan po. Ito po itatanim ko. Yan. Hindi ko masyadong ilalim yung buto. Para hindi po sila mahirapan na tumubo. Yan po. Sana po yan yung mapatubo ko dyan para maging ano ko na din po dito. Maging display, maging ano, maging attraction ko dito yan sa aking ginawang eco park. Kaso nga lang yung mga bata dito, ginugulo po nila itong tanim ko dito. Mahirap naman silang bawalin. Sobra po kasi dami estudyante dito. 700 po yung estudyante dito, mahigit po. Iba-iba po ugali nun, kaya yun. Iniingatan ko lang po yung mga tanim ko dito, kaya po ito ay aking binabakuran. Yan po. Pangalawang gulong na po ito.
Puro apat na buto po ang aking ilalagay, bawat isang gulong. Ayan. After po nyan, ito po yung aking didiligin para mabasa yung gulong at tumubo. Ayan. Para mabasa po yung buto din sa gulong at para tumubo po yan, mga buto na yan. Ayan po. Ayan, madali lang po magdilig kasi nga po meron akong ginagamit na mga dito, source of water. Ito po yung hose. Galing po ito sa washer, sabihin nun, sa parang nawasa po ito, water district. Kaya syempre, malaki po yung binabayaran ng school sa tubig. Dahil nga po, panilig po ito sa mga halaman, sa mga gulay, at syempre, ginagamit ng mga teacher, mga estudyante. Po. Kaya po malaki yung binabayaran ang tubig ng school. Doon na po ako sa dalawa pa. Ayan po, alas na gulong na po ito. Pang-apat na gulong ko na po itong tataniman ng blue ternate. Yan. Pinipina pa po yung mga lupa para hindi po mahirapan tumubo yung mga buto. Ayan po. Maganda po kasi ito. Pagka po namulaklak, ay napakaganda po nito. Kaya po nagustuhan ko rin na magtanim ng ganito. Yan. After po may tanim, hindi dirihin ko na po para yun niya, para mabasa yung buto, para tumubo. Yan po. Yan po, ugaliin niyo po yan. Pagkatapos yung magdilig, pagkatapos yung magtanim, dapat magdidilig kayo. Yan. Para po mabasa yung buto at para tumubo. Yan po yun. Ayan po, gabi na. Nandito pa po kami sa school. Ayan nga po. Umilaw na po yung solar na kinabit namin kanina ng umaga. Ayan po, nakikita nyo. Maliwanag na. Kitang-kita po yung pangalan ng Math Park. Ayan po. Saktong-sakto po yung pagkakalagay ko dyan. Maliwanag po. Hindi na po kailangan magsindi ng ilaw dito sa building ng high school. Ayan po. Kitang-kita nyo, maliwanag na maliwanag. Pwede pa rin itong maupo. Ayan. Parang nasa luneta lang. Di po ba? Saktong-sakto po yung pagkakalagay ko. Maliwanag dito sa upuan. Ayan po yung upuan, maliwanag dito. Tapos po yan, kitang-kita yung pangalan ng Math Park. Kasi po, kung doon ko lalagay sa sulok na yun, hindi po makikita yung pangalan ng Math Park. Madilim po dito sa sentro. Kaya po dito ko naisipang ilagay. Alin naman po sa dalawa. Pwede rin po sa kabilang side. Pwede rin po dito. Dito ko na lang po napili. Para nga po, sakop na rin po itong daan dito. Para maliwanag na rin po dito. Ayan po. Ngayon po, bumili po ako ng ulam. Kasi nga po, bumili po ako ng corned beef. Dahil yung misis, andito pa. Yung kanya pong practice teacher, tinutulungan po niya na maggayak ng mga gagamitin bukas.
Kasi po bukas first demo po ng practice teacher. Kaya po siyempre si Mrs. todo suporta sa kanyang practice teacher. Ayan po. Ayan po, dito na po kayo maghahaponan. Inuluto ko na yung corn beef na binili ko doon sa labas. Yan. Siyempre, ito po, Argentina corn beef po ang iluluto ko. Dito po kami kakain, kasama po namin yung dalawang student. Student po ito ng NUST. Yung isa po PT ni Mrs. Tapos yung isa po PT naman ni Annalyn. Kaya po ayun. Sabi ni Mrs. magluto na ako, nagugutom na sila. Ayun po, magluluto na ako. Ayun po, siyempre, dapat po muna, sumunod po muna bago sumuway. Yun po, tandaan nyo, sumunod muna kayo sa Mrs. nyo bago kayo sumuway. Yan. May pala ng pizza nila. Ha? Grace pizza. Sarap. Para po meron kami soup, corned beef at saka ito, Nissin ramen, yung aming ulam. Tapos nga po, may dala pang pizza yung anak ko si Rihanna. Ayan po si Rihanna, may nagbigay daw po sa kanya ng pizza. Yan, tapos ito si Shin, kain ng kain. Tapos si Rihanna, hindi sabi niya, ano raw, binigyan daw po sa kanya, yung kaklase niyang lalaki. Kaya salamat sa'yo, Grace Pizza. Kapitbahay natin yan. Kapitbahay pala namin yun, si Grace Pizza. Kumain ko pa po ng pritong talong yung aming ulam. Kasi po, kukunti lang yung corned beef. At saka po yung talong nari, masarap po i-re. Dahil i-re po, pinitas ko po doon sa aking taniman. Kaya po, sigurado ako na masarap po. Yan. Kahit medyo napapaso na, okay lang. Kasi mantika lang naman po yan eh. Masarap po ito kapag sinausaw sa suka. Yan. Kaya ang ulam po namin, corned beef, itong noodles, saka itong fried eggplant. Yan. Napakasarap. Kung muntik ng nakakalungkot po nangyari sa talong, dahil nakakwento po ako dito, hindi ko po nabiling. Yan po nangyari sa talong. Medyo parang nagparehas po ng kulay. Kung ano po yung kulay ng likod, saan po yung harap. Yun po ang nangyari. Mas lamang pa po yung harap kaysa sa likod. Tingin po ako ng tingin sa isa. Kaya pala, akala ko, hindi po luto. Medyo, nagkamali ako ng pagluto sa talong nari. Ayun, hindi po siguro inabot ang init yung kabila. Kaya tingin ako ng tingin, yun pala, sunog na yung kalahatan. Yung naihanda akong pagkain, ito po yung corned beef. Ito yung siomay, binili ng anak ko sa San Isidro, sa bayan. Tapos po, ito yung talong. Tapos po, ayan po yung noodles. Tapos nga po, ayun, kakain na po kami. Ayayin ko na po itong... Balianin po kami dito. At ito po yung dalawang anak ko. Si Missy, saka yung dalawa pong piti. Ayan po, kain na po tayo. Pipigil tayo.